ganito yung itsura na kilikili ni Gwen before siya gumamit ng products na to. Tapos 2 months after, ganito na yung result. Hi everyone! It's me, Galiu. Welcome back to our channel, mga kapatids. So in this video, guys, I am going to share with you our underarm journey with Bello. Yes po, hindi po kami nag-avail ng mga services nila sa kanilang clinic. Instead, bumili po kami ng mga underarm products. But please stay tuned, mga kapatid, kasi ganito yung itsura ng kilikili ni Gwen before siya gumamit ng products na to. Tapos 2 months after, ganito na yung result. Tapos ito naman yung itsura ng kilikili ko before and after. And then if you are interested, mga kapatid, kung ano ba yung ginawa namin routine using these products, meron ba kaming dinagdag, and kung paano talaga mag-perform itong mga products na to, please keep on watching. So, ang main reason, guys, kung bakit nag-start na mag-discolor yung kilikili ko, it's because may month kasi na tinest ko tong Deonat na papaya stick tawas. So, ganito yung itsura ng actual na packaging, mga kapatid. Ayan. Nakikita ko kasi to sa TikTok na kapag pinaresan mo ng soothing gel, aloe vera soothing gel, mas pumuputi yung kilikili mo. So, tinry ko siya, mga kapatid. First to second week, okay naman yung kilikili ko. Pero pagka third week, mga kapatid, in-stop ko. Siguro mga nakatatlong bilog. May tatlong bilog na, alam mo yung nag-discolor dito sa left side ng kilikili ko. And then, ang second reason na nagpa-cause talaga ng underarm discoloration ko is yung pagsasando ko while nag-garden. Kasi kapag nag-garden ako, of course, di ba, papawisan ka. So, nagsando ako, tapos habang nagugupit-gupit ako ng damo, mga kapatid, alam mo yung nakiskis yung kilikili ko, may friction, of course. So, napilasan. Ginugel ko kung ano ba yung translation ng pilas, rashes daw. Basta pumula yung kilikili ko, mga kapatid, especially dito sa kilikili ko sa left side compared dito sa right side. So, nakiskis na nakiskis, mga kapatid, pumula siya. So, nung gumaling na, mga kapatid, yung rashes, nag-discolor, medyo nag, alam mo yung, iba na siya sa normal na color. So, makikita nyo naman. So, kay Gwen naman, mga kapatid, overweight si Gwen. Hindi talaga maitim yung mga kilikili niya, yung leeg. Pero simula nung tumaba siya, mga kapatid, ayan, nag-discolor na ng bongga bells. Kaya naisipan niya na mag-join na din siya na gumamit ng mga Bello underarm products. So, itong dalawang products ng Bello, guys, itong deodorant spray, ganito yung itsura na actual component sa malapitan. Tapos ito namang whitening cream. Ayan. Ay hypoallergenic, paraben-free, and dermatologist tested. Tapos meron itong 3 key ingredients. The first one is the bee venom, guys. So, I did the research and ang sabi doon, mga kapatid, ang bee venom contains anti-inflammatory that can increase collagen and elastin production, resulting to a more softer and, ano bang tawag dito, plumper skin. Tapos, meron naman tong niacinamide and licorice extract na brightening ingredients. So, napaka-perfect. And then, ang price nitong Bello Intense White na deodorant spray is 230 pesos sa Watsons. Meron tong content amount na 140 ml. And then, it says here na alcohol-free to and anti-stain. And so far, sa more than 2 months ko sa paggamit ng product na to, hindi talaga nagka-stain ang mga white blouse ko, white t-shirts. And, nung first time ko tong ginamit, meron pang konting sugat yung kilikili ko and hindi talaga mahakbi, mga kapatid, nung nalapatan ng product na to. When it comes naman sa product claim ng deodorant spray na to, the first one, guys, is intense whitening daw to na klase na product. With all honesty, yes, merong changes na nangyari nung ginamit namin tong mga products na to. Pero kapag ito lang alone, mga kapatid, wala kang makikita na alam mo yung result. Kasi tinest namin to, mga kapatid, ng ilang weeks din na ito lang, pero wala. Nag-soften yung skin namin, pero yung nag-lighten yung skin discoloration sa aming kilikili, wala, mga kapatid. So, X yun. And then, ang kanyang pagka-fast absorbing, magdedepende kung gaano karami din yung in-spray mo na product. Pero for me, decent naman. Ang kanyang claim na meron siyang 48-hour protection, alam yung hindi babaho yung kilikili mo within 48 hours, hindi namin na-experience na bumaho talaga. So, for us, legit to. And ang nagustuhan ko din sa product na to, mild yung scent ng deodorant spray na to. May pagka-powdery siya. And advantage siya, ha? Kasi, for example, si Gwen kasi tabain siya, mga kapatid. So, yung sweat niya, mga kapatid, alam niyo na, di ba? Gets niyo na yung sinasabi ko. So, hindi siya nag-create ng anghet or ano ba. Basta nag-complement siya sa sweat naming dalawa. So, plus point sa akin yan. And then, yung antiperspirant nito,
For example, kung basahin yung kilikili mo mga kapatid, magbabasa pa rin siya. Ako, normal na yung pagpapawis ko sa kilikili kasi gumamit po ako ng Dermadry na machine. So, ilalagay ko yung link ng machine, ng product review about sa machine na yon. So, sa mga hindi pa nakakita na, i-click nyo lang ito mga kapatid. As in, permanent kasi yung results. So, nag-normalize na yung aking pawis sa kilikili. Then, si Gwen naman, normal naman talaga yung pawis sa kilikili, pero nagpapawis pa rin nga. So, yan. Pero overall, mga kapatid, I highly recommend this product kasi hindi talaga siya nakakaiting ng kilikili. And yes, meron siyang scent, pero alam mo yung hindi siya, for example, discolored yung kilikili mo, hindi siya, alam mo, nakakalala ng situation. And then every night, guys, ito yung ginagamit namin na underarm whitening cream ni Gwen, itong Bellow. Ang price ito sa Watsons is 432 pesos. At first, namamahalan ako mga kapatid kasi tumungtong na siya ng 400. Alam mo, malapit na siya mag 500. Pero nung may nakita na kami na result, nasabi ko talaga na ay worth it yung 400 pesos ko, guys. And then, ang content amount dito ay 40 ml. A little bit goes a long way. Malapit na itong maubos, pero kung dalawa kayong gagamit mga kapatid, aabot talaga siya ng more than 2 months. Kasi, pea size lang yung ilalagay mo. Ganito yung itsura ng mismong product. And ganito na din kadami mga kapatid, every time na mag-a-apply ako per side ng underarms, wala siyang kulay, ayan o. As in, tapos yung scent ito mga kapatid, as in, mild lang talaga, kaya din nagustuhan ko. Kasi merong mga ibang whitening cream na may white cast, kaya pagka, alam yung kinalaunan sa paggamit mo ng product na yun, nag-gray na yung kilikili mo, pero ito hindi. Tapos, ayan o. As in, wala ka talagang makikita na, alam yung nag-white. So, kapag meron ka makita na result mga kapatid, hindi yun white cast. As in, legit talaga na nag, alam yung nag-improve yung kulay ng kilikili mo. And then, compared sa ibang whitening cream na nagamit ko na kinaumagahan or after 1 week, alam yung nag-aamoy ang hit na yung kilikili mo. Hindi ko yan na-experience kasi meron ganun mga kapatid. Tapos, ang pagka-fast absorbing ng product na to, decent naman, hindi siya yung pack-absorb agad. Hindi naman siya ganun mga kapatid. Of course, magdedepende pa rin kung gano'ng karami yung in-apply mo. Pero very lightweight to, non-sticky. Tapos, yun nga, okay talaga, nag-complement siya sa aking kilikili mga kapatid. So overall mga kapatid, I highly recommend this product. And ito yung pinaka-tip ko sa inyo mga kapatid kung bakit naging fast yung improvement ng kilikili ko. Especially kay Gwen. So ang ginagawa namin routine mga kapatid, kapag naliligo kami, ang ginagamit namin sabon ay Kojic. And nakakatulong yon to exfoliate. Hindi namin siya totally na binababad mga kapatid kasi of course sensitive yung kilikili namin. Alam yung normal lang talaga na nagsabon ka ganyan. And then kapag tapos ka na maligo, ayan, ito yung gagamitin mo na deodorant spray. Tapos pagka night time, ito. Tapos maligo ka ng twice a day. Okay? Maligo ka ng twice a day. Hindi pwede na once a day ka lang naliligo. Dapat twice a day kasi yun yung ginawa namin. Ako talaga twice a day talaga ako naliligo mga kapatid ever since. And for me, nakakatulong para hindi dumami yung libag sa katawan. Kasi sometimes, akala mo umitim yung kilikili mo dahil nag-discolor, pero libag lang pala. So, dapat maligo twice a day para hindi mag-accumulate ang libag sa katawan. So, yan lang yung ginawa namin mga kapatid. And grabe talaga yung result, especially kay Gwen. Kasi yung kilikili talaga ni Gwen, meron kami hinala na meron siyang PCOS. Pero hindi muna namin i-declare kasi hindi pa kami nagpa-check up. Pero alam naman natin, kapag nag-overweight talaga ang tao, ang isa sa mga result, ayan, umiitim yung batok yung kilikili, diba? Sobrang itim yung kilikili ni Gwen and nag-lighten siya. Ayan, so makikita nyo yung, ano, yung picture. So I hope mga kapatid, itong product review slash pa-tips namin ay makatulong sa inyong purchase decision and sa paggamit nitong mga products ng Bellow mga kapatid. And I hope you find this video helpful. So kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to hit the like button. Share this video guys sa mga kakilala nyo kasi baka kailangan nila tong products na to and alam nyo, ma-inform sila kung paano to mag-perform. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you for watching this video mga kapatid and I'll see you on the next one. Bye!